Good morning to everyone. This is our privilege and opportunity today to hear the message of God. Our theme for today is government or powers and authority ordained by God. And this is in Romans 13, verse 1, the preceding verse. Let every soul be subject into the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Thank you, Lord, for today's mission, today's activity, today's your holy word, as we continue to check and research your Bible. Thank you, Lord, for today. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga kauturan, mga higala, ang ating message sa ngayon ay tungkol po ito sa power and authority. And there is two authority that we study for today. Ang authority, ang siling sa Bible, ang authority at lahat ng mga souls or lahat ng mga kaluluwa, lahat ng tao ay subject to powers, which is the powers of the government. I believe that this organization, this leadership of our beloved Honorable Mayor Bernie Palencia is the pattern of the biblical pattern. We look for the benefits. Ano po ba ang ating makikita sa ating authority? Ang lahat ng mga tao ay subject for this powers or authority. Ang gobyerno mao ang control lahat ng mga ginagawa ng sangkatauhan. Ang gobyerno ay tumutulong, supports sa community, at ang gobyerno ay guide natin sa ating pamumuhay sa araw. Kung sino man sa atin ang swail dyan sa gobyerno, ay tayo po ay haharap sa penalty. Yeah? Ang ating, ano po ba ang ating role? Ano ang bilang sangkatauhan? Aking gusto ko ipaabot sa atin na yung higher power in our locality is the leadership of our Honorable Mayor. Ano po ba ang ating response niya? Ang sangkatauhan, kailangan number one is following the rule of law. Kailangan natin ang mag-subaybay. Subaybayan natin kung ano ang sinasabi ng ating batas. Subaybayan natin kung ano ang mandate ng ating munisipyo, ang ating mayor. No? Eh, lahat dyan ay nakasubject sa kanya. Ang ikalawa ay we must obey sa rule of law, rule sa batas. Kailangan natin magsumunod, gumawa ng mga mabuti. Dahil kung di tayo gumawa ng mga mabuti, itong balaod natin o batas natin, siya po ang magpenalty sa atin. At ano po ba ang dagdag pa na kaalaman dyan? We must honor the law, honor the elected officials who rule by law. At sila po ay ipinili, itinalaga sila upang dyan sa kanilang mga responsibility ang kanilang tungkulin. Ano? Yan po ang pattern mula sa ating Diyos, because this is ordained by God. At wala tayong magagawa dito. At ang atin lang, sumunod sa batas at sumunod sa tinatawag natin na balaod sa aton gobyerno. That's a very good and don't swail to the law. Walang no man is above the law. Kaya ito ang aking share sa atin.
This is a biblical. Ito, mababasa natin dito sa Bible. Oh, ito siya, Romans 13 verse 1 up to preceding verse. Kaya, ano po ba ang relasyon nito? Ano po ang relasyon ng batas na ito sa batas ng ating Panginoong Hesu Kristo? Mayroon ba siyang batas? Mayroon. Nakikita natin na ang plano sa Diyos, this is a summary of the biblical views, ano? Nakikita sa Diyos na ang tao na kanyang nilalang ay makasalanan at hindi niya kaya ligtasin ang sarili niya. Wala siyang karapatan, wala siyang authority to save. Hindi tayo makaligtas sa ating sarili. Anong ginawa ng Diyos? Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak. Sino po ba ang kanyang anak? Si Jesus, di ba? Si Kristo Jesus. At saka alam natin na ang good news dito ay si Kristo. Pero tingnan natin kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinadalasan ng Diyos at ang si Kristo nagiging, kung alam natin, the history nito ay from the beginning was the Word and the Word was with God, John 1:1 yan. And the Word was made flesh, nagiging tao, nagiging katawan, nagiging laman. Andyan, at si Jesus yan, si Jesus, nakita sa Diyos, ipinakita niya. Tapos alam niyo kung anong nangyari sa kay Jesus. Hindi, parang hindi good news yan eh. Sa akin po, in summary, si Jesus yan ang good news. Pero ito ang nangyari. Si Jesus ay nag-ministry siya dito sa atin. Pinakita niya ang kanyang pagkatao, humbleness, weakness, at lahat ng mga kasarian ng Diyos ay pinakita niya at pinag-preach niya sa tao. Ngunit ano ang nangyari? Pinag-judge siya ng isang katauhan at sa panahon na iyon. Kita natin. Ang history niya telling to us the very sad story sa ating Panginoong Jesus. Pinapasaan siya sa krus. Yun dito, ang iyang krus mismo nga gilan sa nga niya. Siya pa ang nagdala. Napakasakit na balita niyan. At sa nang doon siya sa krus, sabi nila, si Kristo Jesus ay nagbigay pa ng pitong mensahe, the seven saying, nandiyan, hindi na natin isa-isahin yan, wala tayong kwan dyan. Ito ang makikita natin after 3 days. No? Hindi pa, alam nyo, ang pagkapako sa ating Panginoon, hindi magandang balita yan. Hindi masakit na balita. At namatay siya, hindi siya pinatay. O, iba yung pinatay at iba ang namatay. At ang iba ang nagpakamatay. Tingnan ninyo anong katotohanan dyan. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life to Jesus. Yan, ang kamatayan na yan. Si Jesus ang nagbayad. Nabayaran na tayo. Binayad na tayo ni Jesus. Pero hindi pa yan ang magandang balita dyan. Inilibing, mas lalong hindi magandang balita. Dahil kung may libing, mayroong vigil dyan. Mayroong gastusin. hindi magandang balita. Ngunit, siyang inilibing na siya. Ito na. This is the good news. Dahil yung libingan ni Kristo Jesus, nang pumunta doon ang Magdalena, itong mga sundalo dito, wala na dito siya. Ang sabi ng Biblia, He rose from the dead. Nabanhaw ang atong Ginoon. That's the good news. Good news. Lionel, sabi ni Kristo, ang nabanhaw na siya. In Matthew 28:18, sabi niya, All powers, all authority given to me. Ayan ang otoridad ni Kristo Jesus. Ano ba ang ibig sabihin nito? Jesus have a power, authority. Jesus is powerful. Lahat ng kapangyarihan ibinigay sa Kanya, ng Kanyang Ama. Ano po ba yung ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan, Jesus has the power to redeem. Sa atin, ginlukat na kita.
gikan sa gahum sa pagpakasala. He redeem us from the bandages of sin. Naprinda kita. At ano pa po ang ibig sabihin? Sabihin niyan, Jesus is our Lord and Savior. Oh, si Kristo Jesus, yan, siya, the power to save. There is no salvation, power to save. No salvation at anyone. Wala nasing iban pang maluluwas in Acts 4:12. I-research niyan, basahin ninyo. Wala nang ibang pangalan. The name of Jesus Christ, not denomination. The name of denomination cannot save us. Huwag kang aasa dyan. Hindi makaligtas yan. Ang makaligtas sa atin si Kristo Jesus mismo. Siya. Jesus have the power to save. Kaya nga ang testimony ni Paul, sabi ni Paul, for by grace are ye saved through faith, not of yourselves. Kaya natin, ang sabi pa ni Paul, sa ngayon ang kaligtasan sa 2 Corinthians 6:2, hindi bukas. Huwag mong hintayin na mamatay ka pa upang malaman mo nga ikaw ay ligtas. Hindi, ngayon ang araw ng kaluwasan. Ang ibig sabihin yan, na habang may buhay, mayroong pag-asa. Habang may buhay, diyan ang kaligtasan natin. Huwag mong hintayin na mamatay ka pa. Jesus has a power to save and power to redeem and power to give us eternal life. Ayan. At sa good news, yan ang authority ni Christ. At sabihin natin sa kapitbahay natin dyan, brother, sister, si Kristo ay nabuhay. He risen from the dead. Buhay. Buhay ang ating Panginoon. Kung hindi nabuhay yung Kristo natin, wala tayong karapatan. Wala tayong power. Wala tayong kasiyahan. At wala tayong lugar doon sa kaharian ng Diyos. But because Jesus is risen from the dead, nabuhay. And that's the good news. Good news, brothers and sisters. Sabihin mo sa kapitbahay mo dyan na naluwas, nabanhaw. Nabanhaw si Jesus. He risen from the dead. Nabanhaw siya gikan sa mga minatay. At alam nyo kung ano ang nangyari sa lahat ng believers, if you believe, you will receive the salvation. Kung nagatuo ikaw, madawat mo ang kaligtasan niya diha sa kay Kristo Jesus nga atun manluluwas. Today's activity natin, ano pa po ang hinihintay ninyo? Ano pa po ang ibig sabihin ninyo? Hintayin pa ninyo na mamatay kayo upang malaman mo kung mapalangit ka o dili? No, big N-O yan, no. Research today, basahin ninyo ang sabi ng Biblia, ang pagkabuhay ni Kristo ay siya ang ating bagong pag-asa. Yes, bagong pag-asa. You look at our ID, bagong pag-asa yan. Bakit? Dahil dito na tao ang ating in-establish natin ang ating Kristo na nabuhay. Yan. I am the way, the truth, and the life. No one can come into the Father except by me. Yan ang bagong pag-asa. New hope in English. New hope, bagong pag-asa. Kaya dito sa liderato na ito ng ating mahal na mayor. Mayor, thank you so much. God bless you. God bless you to your family. At ito sa ating mga Kristiyano. Lahat tayo ng mga alagad ng Diyos. All who believe in the Lord Jesus Christ must be united. Magiliw sa kita in different ways, different organization. Basta isa kita kay Kristo Jesus, atin ipaabot sa mga tao na ang ating Panginoon ay nabuhay. Amen. Amen ba? Amen. Nabuhay. Kasaya. Praise the Lord. Salamat Ginoo. Kasi ninga aga amon ba't yan yung minsay. If you look at the situation today, wala na yung paglaong nga iban pa gawas dira kay Kristo Jesus. Kamutanan ng mga katawan diri, all constituent employee, ang ating mga driver, ang ating mga vendors, ang ating mga sapatiro, labandiro, lahat kayo dyan, mga doktor natin, mga nurses natin, all who serve our government,
Kayo po ay mahal ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Jesus is alive. Saan siya ngayon? Diyan sa Episo 3:17. That Christ midway dwell in your heart. Ayan, si Kristo magapuyo sa inyong kasing-kasing. Huwag ka muna pang gamot diha sa gugma. And this is the love of God. This is the love of Christians to every Christian. Matthew 8:28. For God, this is the will of the Lord. Ang ginagawa natin ay ito ay isang simbolo, isang ebidensya na tayo po ay work together. For all things work together for good to them that love God. Ito ang ginagawa natin. Romans 8:28 yan. At ito ay halaga, mahalaga sa atin. Kaya sa umagang ito, maraming salamat. Thank you so much. Those who believe the Lord Jesus, say Amen. 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 Shall we pray? Lord, thank you so much for this day. Thank you for this message and bless us today. In Jesus' name, Amen. Amen.